Hindi naman nanakop pag-ibig mo sa miidulot sa taong lumilimot, awa mo'y ihulog. Panginoon, napasa amin, ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina mananakop pag-ibig mo sa miidulot sa taong lumilimot, awa mo'y ihulog. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong salitang nananahan sa iyong kaibuturan ay dinala sa sinapupunan ng Birheng Kalinis-Linisan noong tanggapin niya ang mabuting balitang hatid ng anghel at siya'y lukuban ng Espiritu Santo bilang iyong tahanan, katulad ng mahal na Birhen, matanggap nawa naming mapagkumbaba na sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po tayong lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Siyol o sa kaitaasan ng langit. Sumagot si Akas, hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon. Sinabi ni Isaías, pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoon darating, siya'y dakilang hari natin.
ang buong daigdig, lahat ng naroon. May-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Ang Panginoon'y darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Ang Panginoon darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya. Ililigtas siya't pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginoon darating, siya'y dakilang hari natin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Halina susi ni David, binubuksan mo ang langit upang kami ay masagip. Alleluia, alleluia, sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-anim na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Suma sa iyo ang Panginoon." Nagumilimnahan si Maria sa ganung pangungusap, at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya ay tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kaniyang amang si David. Maghahari siya sa angka ni Jacob magpakailanman at ang kaniyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga," tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong amag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya ay baog. Ngunit naglihi siya
sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao. Sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Alam po ninyo ang ating buhay bilang mga tao. Madalas nakakalito, minsan magulo, at marami ang walang kasiguraduhan. Dumadating talaga ang panahon na may pangyayari sa ating buhay na hindi madaling intindihin. Minsan o madalas, napapaisip tayo. Nangyari din ito sa buhay ng ating inang si Maria. Siya po ay isang simpleng babae na may simpleng plano at simpleng pangarap sa buhay. Simple lang, nais niyang magpakasal sa kanyang kasintahan na si San Jose at bumuo ng simpleng pamilya. Subalit, narinig po natin sa Ebanghelyo ang pagdalaw ng Anghel Gabriel, dala-dala ang mabuting balita ng kaligtasan para sa lahat. Kaya't lubhang naguluhan at nabagabag si Maria. Eh sino po ba ang hindi magugulat kung ikaw ay isang dalaga at makakatanggap ka ng balita na ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki na magiging dakila sa buong sanlibutan? Sa palagay mo, hindi ka ba magugulat? Lalo pang naguluhan si Maria nang sabihin ng anghel na bababa ang Espiritu Santo at ang kanyang ipapanganak ay tatawaging anak ng kataas-taasan. Hindi madaling intindihin agad-agad ang balitang ito ng anghel. Paano na ngayon ang plano ni Maria na pagpapakasal kay San Jose? Paano niya maipapaliwanag kay Jose ang pangyayaring ito? Maniniwala kaya ang mga tao sa kaniyang kwento? Marami sigurong pumapasok sa kaisipan ng mahal na Birheng Maria sa mga sandaling iyon. Magulo, nakakalito at nakakabagabag ang balitang iyon. Pero may ipinakitang paraan si Maria upang maging mapayapa ang kanyang magulong pag-iisip. Ipina sa Diyos niya ang lahat. Uulitin ko po, ipina sa Diyos niya ang lahat. Sinabi niya sa anghel, "Ako ay alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." Maaaring hindi niya naiintindihan ang kanyang narinig at lalong hindi niya alam ang pwedeng mangyari sa darating na bukas. Maaaring maraming nabubuong tanong
sa kanyang puso at kalooban. Pero sa pagkakataong iyon, isa lang ang malinaw. Kasama niya ang Diyos sa pagharap niya ng kasagutan at kaayusan sa kaguluhan ng kanyang pag-iisip. Ipinasa Diyos niya ang magulo at malabo. Ipinasa niya sa Diyos upang magkaroon siya ng pag-asa at lakas ng loob na maintindihan ang lahat. Bagamat may sarili siyang plano at sariling pangarap, isinantabi ni Maria ang lahat ng ito upang bigyang daan ang dakilang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya nga mga kadiboto at mga kapatid kay Kristo, maliwanag po sana na ang ibig sabihin ng pagsa sa Diyos ay hindi nangangahulugan na wala na tayong gagawin, na hindi na tayo gagalaw at hindi na tayo kikilos o aasa na lamang tayo sa Diyos. Ang pagpapa sa Diyos ay isang katiyakan na sasamahan tayo ng Diyos sa pag-aayos na atin sa ating magulong buhay, sa pagsagot natin sa mga sari-saring katanungan ng buhay at ang pakikipagbuno natin sa mga pagsubok ng mundo. Dito tayo humuhugot ng lakas ng kalooban upang harapin at marating ang magandang bukas. Kaya naman, ipinapasa natin sa Diyos kung ano ang magulo, kung ano ang hindi natin naiintindihan, kung ano ang malabo at hindi tiyak na bukas. Dahil buong pagpapakumbaba, buong pananalig at buong pagtitiwalang sinasabi natin na kung tayo lang magdidesisyon sa ating mga sarili, hindi natin kaya. Ang pagpapa sa Diyos, ang ibig sabihin, kailangan natin ang Diyos. Kailangan natin ang Diyos sa bawat segundo, sa bawat minuto, at sa araw-araw ng ating buhay. Kaya nga mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa pagpapatuloy natin ng ating banal na Eukaristiya, naway harapin din natin ang hindi tiyak na bukas ng buong tatag at lakas ng loob, kagaya ni Santa Maria, na kahit anuman ang dumating, ay hindi natin bibitawan ang paninindigan na hindi tayo kailanman iiwan ng Diyos. Na kailanman hindi tayo pababayaan ng Diyos sa ating mabibigat na pagdidesisyon sa buhay. Ito po ang tanging pinanghawakan ni Santa Maria upang matupad ang kagustuhan ng Diyos sa kanyang buhay. Kasama natin ang Diyos. Ipasa Diyos natin kung anuman ang magulo. Ipasa Diyos natin kung anuman ang hindi natin kaya. Isuko natin sa Diyos ang lahat sa ating buhay upang sa gayon makamit natin ang hinihiling nating kapayapaan. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo na matularan natin ang halimbawa ni Maria na may kababaang loob, puno ng pananampalataya at laging handang tumupad sa kalooban ng Panginoon. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Bilang bayan ng Diyos,
Tayo naway sumulong sa ating paggalakbay sa pananampalataya sa ilalim ng paggabay at pagtuturo ng ating kaparian. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng ating pamahalaan naway gumawa ng lahat ng paraan upang maitaguyod ang kapayapaan at pangalagaan ang kapakanan ng kanilang mananasasakupan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Ang mga lalaki at babaeng nagtalaga ng kanilang sarili sa Panginoon, naway maging mga tunay na saksi sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kanilang pangako. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Ang mga kabataan naway maging tapat sa kanilang pananampalataya, bukas palad sa kanilang pagmamahal at matatag sa kanilang hangarin. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Ang mga namayapang tumugon sa tawag ng Diyos, naway makabahagi sa kagalakan ng hapag ng Panginoon. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Ama, naging tao ang iyong walang hanggang salita nang italaga ng Birhing Maria ang kaniyang buhay sa katuparan ng iyong balak. Matularan nawa namin ang kaniyang halimbawa sa paghahanda para sa pagdating ni Jesus na iyong anak na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Panginoon, aming handog ang tinapay at alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, itangi mo ang paghahain ito upang ang mga nagdiriwang ay magkasalo-salo sa sinasampalataya ng dapat na asahan sa darating mong anak na aming hinihintay, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kaniyang Inang Tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kaniyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kaniyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kaniyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo,
nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers, sumunod po tayo at maraming salamat po. Panginoon hanggang kailan kami
sa iyo'y maghihintay. Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tuktin mo na. Sa sandali ng kasawian, panahon ng kahirapan, ika'y aming tinatawagan. Puon kami, wag mong pabayaan, Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay. Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tupdin mo na. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tupdin mo na. Pangako mo'y tupdin mo na. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari po kayo magtungo sa finance office. Ang oras po ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, ikawalo po ng umaga hanggang ikalima ng hapon. At kapag Biyernes at Linggo, ikalima po ng umaga hanggang ikawalo ng gabi. Mayroon po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at sa Cardinal Sin Building. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. At maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga pinapagsalo-salo mo sa iyong banal na piging ay papagkamtin mo ng tunay na kapayapaan bilang kapakinabangan sa ginaganap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay
ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.